Hello po, good evening po sa inyo lahat and welcome to my channel, Best Investments by Meet Sabache. And I am an accredited seller of the MCA Home. So today po, ang i-discuss ko po sa inyo is yung a few project details po of Kalilea Towers po dito po sa Caloocan. Okay pa? Ayan, okay po. So before we start po, please don't forget po to hit the subscribe button and the notification bell. Para every time po na nag-upload ako kay YouTube, eh mananotify po kayo. So, to start off po, ito po, meron akong i-discuss sa inyo, nakakuha ko ng, ng a few details po of our upcoming latest project kay Kalinea Towers. Okay, so ito po yung pinakabagong ilalaunch namin this January 2023 po. Dito po sa Caloocan, malapit po sa May Grace Park po. So, to start, hindi ko na po papatagalin ito. Meron akong video dito, nag-vlog ako na nandito po ako sa area. Ililink ko po down below para pwede nyo pong panoorin or yung sa card po sa taas. Pwede nyo po siya i-click para makita po ninyo yung location nitong ni Kalinea Towers po. So, ang location po nitong Kalinea Towers is along MH Del Pilar po, in 10th Avenue. Okay, dito po sa Caloocan. So, nakita nyo naman po, very progressive po itong lugar na to. And malapit ito sa mga major establishments natin. Unang-una, pagdating po sa transportation, malapit ito sa LRT Balintawak Station. Okay? And also, malapit rin ito, dito po yung parang sa may Grand Central natin. Meron din tayo dito. And LRT Monumento Station, yun po pala yung pinakamalapit. Otherwise, si Balintawak is nandito malapit sa may, malapit po ito sa may Salandin. Okay? So, yung pinakamalapit na LRT station natin dito is itong si LRT Monumento Station. And, mapapagitan siya ni LRT 5th Avenue Station. Okay? Ang kagandahan po nito, malapit ito sa main road natin. Dito po, malapit rin siya sa EDSA. Okay? And also, malapit rin ito sa sa upcoming na SM Grand Central dito po sa area na to. Okay? And then ano po, meron malapit na Victory Mall, merong Araneta Square Mall. Pagdating sa schools, andyan sa University East, Caloocan, Manila Central University, diba? Tapos andito pa sa SM Valenzuela. Okay? And then also pagdating sa grocery, Super 8 Grocery, malapit rin tayo dito. And also, kung familiar po kayo dito parang sa Banawe, ang tawag po nila dito yung Banawe ng mga motorcycles. Malapit doon po mismo sa area na yon. Nandun po yung yung Banawe ng mga motorcycles dito. Okay? And then also, ano pa po ba ang kagandahan dito kay Kalinea Tower po? Bukod po sa accessibility, malapit siya sa mga nearby transport LRT trains po, okay? So, kagandahan ito, accessible ito, makakapunta ka on multiple locations po. And then, at the same time po, yun nga po yung upcoming na Grand Central, SM Grand Central dito. So, ang kagandahan nito, malapit ito sa mga commercial, upcoming na future projects ng mga commercial establishments. Diba? And then, ano pa po meron dito kay Kalinea Tower? So, for this project po, ang land area natin is nasa 7,472 square meters. And for this po, we will be building one high-rise building po. Okay? Na 59 stories. Okay? So, ito po yung Kalinea Tower po, yung merong pinakamataas na building na development na gagawin po natin ni DMCA Homes. Okay? So, 48 residential floors po tayo dito. And ang kagandahan po nito, podium parking po tayo. So, from ground floor hanggang third floor ang parking po natin. And also, meron tayong fifth floor hanggang 11th floor ng parking, podium parking levels. Yung amenity level natin is nasa fourth floor. Okay? And then for this, magkakaroon tayong commercial slots po dito. 10 commercial slots po sa ground floor. So, kagandahan nito, may mga commercial area po sa baba ng building natin. And then mag-start ang residential natin dito is from 12th floor hanggang penthouse. 'Di ba? So ang kagandahan po ito, mataas na po ang starting ng residential level natin dito. So, nasa 12th floor na.
And for here, kagaya na nabagit ko sa unang video ko po, we're offering a studio unit na 25 to 34 square meters. One bedroom unit na 47 to 50 square meters. Two bedroom unit na 47 to 69.50 square meters. And a three bedroom unit of 70 to 87.50 square meters. And also, pina-finalize pa rin, pero hindi pa po siya na totally na-i-out is hopefully magkaroon tayo ng loft type na unit dito. So standby po sa mga ano, sa mga upcoming updates ko po para po dito sa project na to. So for now, yun muna po yung mga update na mapaprovide ko para po dito kay Kalinea Towers. Okay, so standby tayo sa pricing and then sa mga artist rendition pagdating po dito sa project na to. And also, bago ko po makalimutan, dito po isa pa pala na kagandahan dito, magkakaroon tayo ng sky deck pool. So kagaya ni Sage Residences din ito, and kagaya ni Crestmont na meron tayong pool sa pinaka roof deck, sa pinaka taas po na, ng building. So yun po, so for now yun muna po. So thank you very much for watching po. Ngayon nandyan po yung mga numbers ko po nasa baba po. You may contact me anytime kung meron po kayo ibang preferred na project or if you want to know more of this project po, pwede nyo po makontakt anytime through Viber, through WeChat, through Facebook Messenger, and pwede nyo rin ako email. Okay, so thank you very much for watching po. God bless po. Stay safe po. Bye-bye po.